Isang araw, sa panahon ng tag-init, nakatira ang grupo ng mga matatamad na tipaklong. Masaya silang nakatira sa ilalim ng sikat ng araw, sariwang hangin at berdeng damo. Ito ay napakasayang sandali. Isang araw, habang naglalaro ang mga tipaklong, nakakita sila ng grupo ng mga prutas at kulay na naglalakad. Mayroong mais, kamatis, saging at iba pa. Mayroon din mga sanga na mukhang naglalakad. Nagulat ang mga tipaklong. Narinig ng pinuno ng mga tipaklong ang isang tunog na nanggagaling sa prutas at gulay. Nilapitan niya ito at tinignan niya ang ilalim nito. Nakita niya na mayroong hanay ng mga langgam na karga ang mga malalaking prutas sa kanilang ulo at naglalakad. Dinadala nila lahat ng pagkain at inilagay sa butas. Bakit niyo dinadala mga pagkain sa inyong mga ulo at dinadala sa loob ng butas? Tanong ng pinuno ng mga tipaklong. Darating na ang taglamig at kailangan namin maghanda para dito. Ang nahahanap namin sa tag-init ay hindi namin nahahanap sa taglamig. Mga dahon, prutas at mga sanga ay mahirap hanapin. Magiging malamig at magiging mahirap mamuhay. Kaya naman kami ay nagtatrabaho simula ngayon at naglalagay ng pagkain sa loob ng butas, sabi ng langgam. Malamang kayo ay mahihirapan. Tignan ninyo kung gaano kayo kaliit at kahina. Mas malaki kami at mas malakas. Wala kaming kailangan ipag-alala. Mapagmalaking sinabi ito ng pinuno. Inaalis ng mga tipaklong ang mga langgam habang pinagtatawanan nito. Araw-araw, tuloy-tuloy na nagtatrabaho ang mga langgam at nagdadala ng pagkain habang pinagtatawanan lamang sila ng mga tipaklong. Ilang araw ang nakalipas, malapit nang matapos ang tag-init. Isang magandang araw, ang grupo ng mga tipaklong ay nagpapahinga at kumakain gaya ng dati. Sa sobrang tamad nila, naging mataba sila sa buong tagapag-init. Dumating na ang taglimig at ang mga tamad at matatabang tipaklong ay walang makain para mabuhay. Walang mga dahon, tangkay, pagkain o lugar na paninirahan. Kaagad naalala ng mga tipaklong ang mga langgam na nagtayo ng kanilang tirahan at nag-ipon ng maraming pagkain para sa taglamig. Napagdesisyonan ng mga tipaklong na puntahan at angkinin ang pagkain at ang lugar para sa kanila. Natapos na ang taglamig at dumating na muli ang tag-init. Nagsimula na muli na mag-ipon ng pagkain ang mga langgam at magtrabaho para sa taglamig. Hindi na nila bibigyan ng pagkakataon pang muli ang mga tipaklong para sirain ang kanilang mga tahanan. Mayroon silang plano para dito. Para gumana ang plano na ito, isang hukbo ng mga langgam ay gumawa ng bagong butas at sinimulang lagyan ng pagkain ito para sa taglamig. Habang ang ibang mga langgam naman ay naglagay ng pagkain sa dating butas. Pinapanood ng mga tipaklong ang mga langgam habang pinapaginipan ang mga pagkain na mapapasa kanila ng taglamig. Mga araw ang lumipas at hindi pa rin nagbago ang mga tipaklong. Natapos na ang tag-init at dumating na muli ang taglamig. Kinuha muli ng mga tipaklong ang lahat ng pagmamay-ari ng langgam. Ngunit, nang tinignan nila ito, walang kahit anong pagkain ang nandirito. Kakaunting damo at mga sanga lamang ang nandoon at nagalit ang mga tipaklong. Ngayon, dahil sa sobrang lamig, hindi makalabas ang mga tipaklong sa buong taglamig. Kinain nila ang kakaunting dahon na naroon para mabuhay. Napagtanto ng mga tipaklong na sila ay naparusahan dahil sa kanilang katamaran. Nang sila ay nakalabas pagkatapos ng taglamig, sila ay napakahina at napakabayat. Kumain sila ng kaunting prutas at mga dahon at inilagaan ang kanilang kalusugan. Pagkatapos nilang maging malusog muli, nagsimula na sila magtrabaho at mag-ipon ng pagkain para sa taglamig. Gumawa sila ng sarili nilang tahanan na gawa sa dahon at mga sanga para panatilian sa taglamig. Ang mga tamad na tipaklong na palagi naglalaro at nagpapakasaya ay ngayon ay malakas na at nagtatrabaho na tulad ng mga langgam. Moral, magtrabaho ng matapat at taos puso dahil sisirain ka ng katamaran.
Isang araw, sa isang lumang bungalo ay may nakatirang pusa na namumuno sa libo-libong mga daga. Ginagamit niya ang mga daga sa maling paraan at tinuturuan itong manguha ng mga kayamanan para sa kanya. Hindi ito nagustuhan ng mga daga at napag-isipan na turuan ang pusa ng leksyon. Nang walang kaalam-alam ang pusa, ang dagang nagngangalang Mike ay nagtipo ng mga pangkat ng daga at palihim na gumawa ng peking mapa at ibinigay sa pusa. O Diyos, nakita ko ang mapang ito sa isang maleta, sa isang lugar na pinaglalagyan natin ng mga kayamanan. Ano ang iyong ibig sabihin? Sa mapang ito ay itinuturo ang daan papunta sa isang lihim na kayamanan. Totoo ba yan? Ibigay mo sa akin ang mapa. Mukhang ang kayamanang ito ay napakahalaga. Ako mismo ang kukuha nito. Sige, lahat kayo'y makakaalis na. Ako na ang bahala dito. Inaalis ng pusa ang lahat ng daga at sinundan ng mapa. Alam ng daga ang bawat gagawin ng pusa. Kaya na may nauna sila sa pusa at pinagmasdan nito mula sa likod. Sinigurado nilang mahaba ang lalakari ng pusa. Nang sa ganun ay sigurado mapapagod ang pusa pagdating niya sa kayamanan. Nang makarating ang pusa dito, siya ay pagod na pagod. Wala siyang makita sa paligid, ngunit sabik na sabik siyang mahanap ang kayamanan, kaya naman ay pinilit niyang hanapin ito. Napagod rin ang pusa sa paghahanap at siya ay tumigil upang magpahinga malapit sa isang pulang marka sa lapag. Marahil ay dito nakatago ang kayamanan. Nagsimula siyang maghukay sa paligid ng pulang marka gamit ang kanyang lakas at kasabikan. Habang siya ay naghuhukay, ay bigla siyang nahulog sa isang butas. Pagkahulog pa lamang ng pusa sa butas ay lumapit ang mga daga sa taas at pinagmasdan siya. Tulong! Tulungan ninyo ako! Lahat ng mga pinaggagawa mo sa amin ay napakasama at dahil doon, bilang isang parusa ay magdudusa ka sa butas na ito sa habang buhay. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito? Pinaniwala mo ako sa iyo at ikinulong mo ako dito? Hindi kita papalagpasin ng buhay! Hindi lang ako nag-iisa. Ginawa namin ito lahat upang matapos ang iyong kasamaan. Kahit papano ay nalaman mo na ang iyong mga kasalanan. At sana ay magsimula ng gumawa ng mabubuting bagay. Sinarado na ni Mike at ng iba pang mga daga ang butas at bumalik sa bungalo. Sinabihan ni Mike ang lahat ng mga daga na mas mainam na ibalik ang mga kayamanan na ninakaw nila sa mga tao. Inayunan ito ng mga daga ang mga pera at kayamanan sa mga tao sa Nayon. Tuwang-tuwa ang mga tao na makita muli ang kanilang mga nawawalang kayamanan. Kaya naman ay binigyan nila ng mainit na pagtanggap ang mga daga. Sa wakas ay namuhay ang mga daga ng malaya, mapayapa at malayo sa pusa. Ikinagagalak nilang ginawa ni Mike ang planong iyon upang matigil ang masamang pusa. Ginawa nilang pinuno si Mike dahil sa kanyang matalinong pagdedesisyon. Noon, may isang batang lalaki sa syudad. Ang pangalan niya ay Juan. Mahilig siyang maglaro ng lobo. Isang araw, naglalaro siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagpustahan sila. Kung sino ang lobo may pinakamataas ay siyang mananalo. Bumili ng asul na lobo si Juan sa isip na ito ang pinakalilipad ng mataas dahil asul ang langit. Pagbilang ng tatlo, pinakawalan nila lahat ng lobo. Lahat ng kanilang lobo ay umakyat pataas. Ngunit, nalungkot si Juan nung nakita niya na hindi pinakamataas ang lobo niya. Umuwi siya na mabigat ang damdamin. Kinabukasan, pumusta muli ang mga bata. Bumili naman si Juan ng pulang lobo dahil ito yung pinakamataas kahapon. Nang pinakawalan niya ang lobo,
nalungkot muli si Juan dahil hindi naman ito yung pinakamataas. Dismayado siyang umuwi. Sa ikatlong araw, pumusta uli silang magkakaibigan. Gusto talaga manalo ni Juan ngayon. Ngunit, hindi niya alam kung anong kulay ang kanyang pipiliin. Hindi niya alam ang aabot ng pinakamataas. Naguguluhan si Juan. Nilapitan niya ang manlolobo at tinanong, "Maari ko po bang malaman kung anong lobo ang lilipad ng pinakamataas ngayong araw na to? Pula ba? Dilaw? Berde o asul?" Ngumiti ang manlolobo kay Juan at sinabing, "Nako, hindi ang kulay ng lobo ang nagpapasya kung gaano kataas ito lilipad. Ang pinakaimportante ay ang kung anong nasa loob nito. Ang lobo na may pinakamaraming gas at ang pinakamagaang gas ang siyang lilipad ng pinakamataas." Binigyan ng manlolobo si Juan ng lobo ng may mas maraming gas kaysa sa iba. Noong araw na yon, nanalo si Juan at umuwi ito ng may ngiti sa labi. Moral: hindi dahil sa kulay ng balat, yaman o pananalig nakasalalay ang pagbangon sa buhay. Kung hindi, dahil ito sa kanyang pag-iisip, kumpiyansa at katangian ng isang tao.